Hot na kapugian, yan ang hindi maipagkakaila sa baguhang aktor na si Shido Rojas na ngayon ay inaabangan ng marami sa kanyang bagong pelikulang Caught in the Act. Kaya naman, ngayon pa lang, hulihin na natin ang kiliti ng aktor na ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at guafu, WTFU! Hindi alam mo, ang bogey mo, nakakainis ka. Anong klaseng aktor ba ang gusto mong marating? Hindi kasi sa akin pwede mga semi-semi point. Kailangan yung bigay todo na lahat, di ba? Binibigay parang so. Siyempre din na tayo sa todo-todo. Sa hardcore. So kung gagawa ka, i-hardcore mo joke na. Lang naman. joke lang. Ano hindi mo makakalimutang offer ng isang bading na follower mo? Offer? Condominium. May ma-offer ka ba? Ah? Baka pwedeng offeran mo din. Ah, nako! Nako eh! Ah, teka! Itong mga painting na to, may mga kasing mahal naman din ang condo rito. Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo? I was in college din. Siguro yung ano. Oh. Habang, yung kung buka, ano? May girlfriend ka ba ngayon? Wala ngayon. Ah, buti naman. Huwag ka na mag-girlfriend. Ano lang? Iba na lang. Ako na lang! Ano, okay sa akin yung gay na girl. Gay na girl. Ganun. Ah, gusto mo gay na girl talaga. Kaya pala na padalawang isip ka sa akin. Tama. Eh, nilabas mo ngayon. kasi, hindi naman ako papasang girl, di ba? Oh. So, kailangan, ilabas mo nga yung high heels ko dyan, tsaka yung gown, tsaka yung ano, wig, para magustuhan ako nitong si Shido. Modern, pandesal, o hotdog? Mag-hotdog ka, huy! No, Mr. Go! Ba't ko tatanggalin? Kasi, hindi ko alam to. Hotdog api. Hotdog, pag hotdog, polo aalisin tsaka pants. Ha? So kailangan alisin mo na yung polo mo dali. Isa-show ba to? Hindi, sige sa akin lang. Patay, pwede bang sa'yo na lang? Tapos, i-interpret mo na lang. Alam mo, pag sa akin lang, ibang ire-request ko. Hindi. Teka, ano aalisin pala? Polo muna. Tapos? 3, 2, 1, action! Wala akong ano ha? Ano? Wala akong pambaba. Hindi ko alam. Okay! Ay, totoo yan? Shit, Derek, ano ba to? May ganito pala. Bago ang lahat, pasalamatan naman natin ang pinakabago nating Channel 2 Premium Subscriber na si Jaymon. Maraming salamat sa suporta at i-enjoy mo ito mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede ring pumunta sa channelfoo.com. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin si... Naku, mahirap dugtungan yung pangalan. Kanina pa ako nag-iisip, Shido! Wala akong maisip na ibang surname. Pero Shido
Rojas. Hello naman sa'yo, Shido. Hi, Mr. Fu. Nagagalak ako, masaya-masaya ako at naimbitahan mo ko dito sa iyong show. Talagang yung mga videos mo, pinapanood talaga ng daang-daang po o iba ba? Medyo na yan. Kaya ako'y nagagalak naman at naimbitahan mo ako dito. For the first time. Wow. Yes. Shido is a Japanese name. Yes, it's a Japanese name. Yes. So, naka-Japanese ka ba? Actually, ang blood ko talaga is Chinese blood. Filipino Chinese blood. Nag-aaral kasi ako sa Japan. My real name is Sydney. Sydney with an I. Kung may Sydney, Australia, S-Y-D, di ba? Akin, S-I-D. And then, since nag-aaral ako sa Japan, so people have been fond of calling me Shido because that's the Japanese translation for Sydney. It's Shido-ni. Actually, may ni pa eh. So, Shido ni. And then, naging shorter version, Shido lang. Okay. So, Shido ang tawag. Teka, saan ka sa Japan? Okay. Kung familiar tayo sa Fukuoka, it's 2 hours. Yes! Oh, yeah. 2 hours by bus pa, going south. It's called Beppu Owita in Japan. Beppu Owita is the onsen capital. Onsen yung mga hot springs. Yan. So, madami kaming hot springs doon. Kung saan nakalublog yung mga tao na walang... Hubot-hubot. Yes, wala kahit ano. So walang pa... Onsen, exactly. So walang pakialam ang mga tao doon kung... Kasi sa family. It's a family thing kasi. Correct. Hindi kasi alam mo, paborito ko yung Japan. So, pag birthday ko, nung walang pandemya, siguro mga 4 years na ako, every birthday ko sa Japan. So either... basta... iba't ibang lugar. Tapos nakapag-birthday na ako sa Fukuoka. Wow, yes. Tapos nagpunta kami dyan sa Flower Keme, yung sasakay ng, nakalimutan ko na yung tawag. It's in Fukuoka. Yes, parang yes. Flower farm or something. Yeah. Tapos syempre Tokyo, syempre Osaka, ganyan. Kaya very ako, interesado ako sa Japan. At dahil dyan, lalo ako naging interesado sa'yo. Parang gusto na kitang mahalin. kasi mahal ba ng flight sa Japan yan minsan? Ay, oo, nako, dadagdagan pa natin ng mga pambayad sa bullet train. Yes, ganyan. Yes. Ang mahal ng bullet train kasi. Oo, lalo na kapag from Japan to Osaka Osaka to Tokyo. Apparently, mas mahal pa ang bullet train kesa sa domestic plane ng Japan. Correct, yes, oo. Yes. Pero, mahal naman. Pero gano'ng katagal ka sa Japan? Yung pag-aaral ko doon, mga inabot ako ng 5 years din yung stay ko. Pero prior to that, and then after graduation 2013-2014, muy bisita ako kasi I really love Japan. So twice a year, minsan twice a year, I get to visit pa. Then I see my friends there. May family din ako sa Tokyo. Mga pinsan. Okay. Nako, ayan na, may naisip ako. Tama. Paborito ko yan Japan. Pag nag-Japan tayo together, dapat mag-onsen tayo. Yan! Nako, sa akin, wala naman problema kasi ginagawa ko yan. O kaya nga, sa akin naman din, ginagawa ko rin yan sa Japan. So wala rin problema sa akin. Hindi naman ako maselan, lalo na kung ikaw ang kasama ko. Si Shido, ang daming pelikula ha. Nag-aartista siya. So ang dami niyang pelikula. Pero wait, parang bago ka lang nag-artista. Bagong. Kasi sabi mo, yes. Bagong artista ka pa lang. Parang ilang years pa lang ba? Nagsimula ako 2018. Bago lang. Po yun eh. Doon ako nilunch sa Rainbow Sunset. Kung matatandaan po natin yung... Hindi ko lang ni Tito Edgar. The late Eddie Garcia and Tony Mabesa. Ako po yung batang Eddie Garcia doon. It's 2011. Okay. Okay, so nag-aral ka sa Japan. Anong pinag-aralan mo doon? International Management. Actually, prior to Japan, nakapagtapos na ako ng economics here in De La Salle, Manila. Then after that, kasi gusto akong pag-take ng law or abogasyon ng mom ko eh. So okay na, nag-take ako ng entrance exam sa ADMU, sa Ateneo, and then nakapasa naman. Pero ayoko talaga mag-law. So what I did, I flew to US, naghanap ako niya ng mga schools doon. Yun yung alibi ko. Naghanap ako ng schools dito ako maglulo sa California. And then pag-check ko, sobrang mahal ng mga tuition fee. So what I did, naghanap ako na mag-provide sa akin ng scholarship. Which is nakita ko naman sa Japan. So they gave me mga, I think almost 40%
scholarship. So binabayaran ko mga 60% na lang binabayaran ko sa tuition fee ko doon. Pero mahal pa rin. Kaya kailangan mag triple jobs ako para masustain ko yung ano ko, yung course o yung tuition fee and living expenses din. Kasi Mr. Cole, alam mo yan, di ba? Medyo mahal ang ano. Medyo ano tayo, medyo magastos pag nasa Japan, pagkain pa lang o mag-transfer pa lang. True. Yes. Correct. No, kaya dapat pag nagsama tayo doon, pag susubikapan ko yan. Nako, Emily, paki-check na yung back book ko, kaya pa ba? Teka lang, Chido, paano ka naman napunta sa pag-aartista eh? Iyon pala yung balak mo dapat sa buhay. Bakit ka naging artista bigla? Ay, balak? Ay, hindi ko siya balak talaga. Actually, yung balak ko talaga dati, maging doktor eh. Hindi naman talaga, lo. Yung umuwi ako dito, so lalakad-lakad lang ako sa mall. Then may mga friends ako, mga international models, pagbalik ko dito. Tapos, nakita ako ng mga ano nila, ng mga, ano ba tawag nila? Agency. Talent casting agency. Tapos, pinag-try ako sa commercial, yun, siguro mga after 3 or 4 auditions, may napala din ako kahit pa paano. Kasi pa, yung nasa school ako naman, wala naman akong hilig talaga yun sa mga showbiz talaga. Kasi I don't even watch TV, kaya pagtatong nila ako about showbiz to, wala akong masabi eh. The last time I switched on my TV, mga 3 months ago pa. Walang halong ano yun, pero. And then, yun nga, yung finally, nakakuha ko ng TV commercial. Na ano siya, enjoy siya, consumption, then nagsunod-sunod siya. And then may mga directors naman na gusto akong mag-try sa showbiz before, which I declined, Mr. Ku. Kasi talaga wala akong balak pumasok sa showbiz. And kasi dati mayayain ako, ngayon medyo makapal na mukha ako. Kasi nga dahil sa akin, yes. Okay, itetest ko yan mamaya kung gano'ng kakapal yung mukha mo, ha? Pero teka, ngayon na showbiz ka, nag-artista ka, so nag-workshop ka o hindi din? Raw? Yes, yes. Yung 2018, yung sinabaw ako sa Rainbow Sunset, very raw. Very raw pala. So, di ba? Joey Lamangan dito. So, kailangan... Correct! Kung wala akong workshop, eh, galingin natin talaga. Di ba? So, after nun, sa awan ng Diyos, nakaano naman. Ganda naman ang kinalabasan. Then after that, nag-workshop ako kay Tito Pen Medina as well as sa isang network. So, dalawang whole programs. Para lang mahasa tayo, di ba? And then also may personality workshop para matanggal-tanggalhiyan natin. Yeah? Kasi parang iyayain ko talaga yun eh. Ay, naku talaga, mamalalaman ko yung mamaya kung mahiyain ka. Eto, si... Perry, Direk Perry, naging director mo sa Caught in the Act, yes, tama? Yes, Direk Perry. So ano naman ang role mo sa Caught in the Act? Ah, good question. Ang role ko dito ay isang... Ako bali yung boyfriend ni Miss Karel Marquez dito. Yan. Okay. Pwede nyo lang muna sabihin ko. Businessman ako dito. Businessman. Pero meron ako mga... hidden desires, di ba? Hindi ko alam kung masama ba siya or maganda. Magandang desire. Kasi pagkakulento ko, lagot na tayo kay Derek. Kasi kwento ko na yung spot. Pero tungkol sa inyo, Caught in the Act, sexy ba to? Thriller? Horror? Porn? Porn! Ay, hindi siya porn, Mr. Fu. Ano siya? Semi-porn lang. Semi-porn? So, mga bata to. Siyempre, ito na, nagustuhan mo na yung pag-showbiz, yung pag-acting, yes, ganyan. Yes. Ikaw ba ay willing na magpa-sexy? Halimbawa, may mga love scene, ganyan. Okay lang sa'yo. Siyempre, may mga hubot-hubad moments. Nung Rainbow Sunset, and then there's this... sabihin ko lang, I Want TV. May series akong ginawa doon. Nakipag-kiss ako sa lalaki doon. Sa Rainbow Sunset, because it's an LGBTQ theme. But ano siya, family drama talaga siya. Meron lang mga elemento na kailangan talagang i-inject sa movie para paganda, para mas maging buhay yung mga character. So okay lang sa'yo na may ganyan kasi nagawa mo na. Yes, yes, So, hanggang
to what extent ang pagpapasexy mo o pagpapakita ng katawan sa pelikula? Sa pelikula? Frontal nudity, yeah. Kaya ba? Ayan na, Mr. Fu, unfortunately, hindi ko kaya. Kasi, okay, 2020, there was this movie na actually pinapalabas na, napalabas na siya, it won awards, tapos, anong tawag dito? Nilaban din sa ibang bansa. Yun yung yun yung na-offer sa akin talaga 2020. But I wasn't willing to do that. Apparently, yung mga in-offer sa akin, puro ganun yung tema eh. Yung mga pa-sexy. Pero, hindi pa siguro sa ngayon kasi iba yung in-aspire ko. Iba yung path na gusto kong i-take. Anong klaseng aktor ba ang gusto mong marating? Hindi kasi sa akin pwede yung mga semi-semi point. Kailangan yung bigay todo na lahat. Diba? Minibigay parang soft lang. Siyempre din na tayo sa todo-todo. Sa hardcore. So kung gagawa ka, i-hardcore mo joke na. Lang na. Joke lang. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko yung ano. Gusto ko talaga kontrabida ako. So gusto mo kontrabida, serious actor. Tapos kung talagang ito todo mo, todo na. Tama? Teka. Teka lang. Yeah, yeah, eh, teka lang. Eh, di ba... Wala pala ako sa bahay. Ay, naku, makapunta nga dyan. Makapunta. Hindi, mag-isa lang. Eto. Siyempre, di ba, marami nga nag-o-offer sa'yo na magpakita ng katawan sa pelikula or sa mga projects. Sa social media mo, may mga, I'm sure, bading na nagme-message sa'yo, nag-o-offer. Ano hindi mo makakalimutang offer ng isang bading na follower mo? Offer? Condominium. Anong kapalit? Hindi ko alam eh. Apparently, hindi ko talaga alam. Siyempre, siguro, I don't wanna play naive, di ba? We know there's always reciprocity. So, kung anong binigay sa akin, I'm sure may kapalit yun, di ba? Pero wala kang pinatulan sa mga offer. Wala po. Sana po nga, yaman ko na, Mr. Fu, baka may ma-offer ka ba? Baka pwede offeran mo din. Teka, ito mga painting na to, may mga kasing mahal naman din ang condo rito. Hindi, pero apparently, doon ako na-shock kasi hindi ko naman nakakanasan before yan. Ito yung mga ano pa, yung mga, they're, you know, from the Tycoon family, owner ng isang very big real estate, very big pharmaceutical company. Ganun yung mga tipo na... Yun yung mga nag-o-offer sa'yo? Nako, hindi ko kayang pantayan yung mga ganong level. Pero... Mr. Fu lang ako. Wala. Kung pagtuwing tinatanong sa akin yan ang pwes, wala talaga. Otherwise, di ba, meron ng mga dyan. May mga... Ibig sabihin, hindi ka interesado sa ganyan. Halimbawa, sponsor, gay relationship, hindi ka open. Hindi po. Hindi. So, ibig sabihin, halimbawa... Pero kasi, hindi ko pa naman din nakakanasan pa. So, pero sa tingin mo kaya mo? Halimbawa, sponsoran ka ng gay businessman. Nako, Mr. Fu, depende sa pangangailangan natin. Ayan na. Siguro kulang pa yung condo, dapat nilagyan pa ng kotse, ng motor, ganyan. Hindi ako lang sa seryoso, lang sa ano. Okay, seryoso sabi mo. Halimbawa, relationship with a same sex, seryoso. Seryoso. Nagkaroon ka na ba ng ganon? Ay, wala pa. Wala. Sarado ba ang puso mo sa kapwa lalaki kung magkakaroon ka ng karelasyon? Siguro hindi lalaki. Siguro gay, siguro. Gay? So, gay. Pwede sa tingin mo? Hindi yung gay. Lalaki na lalaki. Depende. Kasi you know what, Mr. Bro? Yung gay, yung ganito! Yung ganito! Ay! Yung ganito, pwede? Oh, yeah! Oh, sis! Tingnan ako. Tingnan mo sa Mr. Maganda. Okay, maganda yan. Yeah. Okay, dahil dyan, eto na, may mga questions ako sa'yo, ha? Ako na ang bubunot. Ano yung bubunutin ko? Ayan na, mamaya may bubunutin ka for me. Pero in the meantime, ako muna ang may bubunutin. Kinabahan ako, Mr. Ano yung pinaka-wild na selfie video na na-record mo?
I was in college din. Siguro yung ano. Oh. Habang yung kung baka si Mount Vesuvius or si Mount Fuji pumutok. Oh. Yun ang pinaka-word na yun. So may pagputok na naganap sa video. May balot o wala? Wala. 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 Bakit? Kasi sa bahay, hindi ako nagbabalot talaga. Lalo na pag Pasko, inis na inis sa akin mama ko, nanay ko. Kasi pag nagbigyan ko ng regalo, as is, kung ano yung regalo yun na, hindi mo na nag... Wala man lang, what do you call this, paper bag or plastic bag, walang balot. O, diba? Since typing kapaskuhan, yan. So, walang balot. Okay. At saka hindi ako mahilig magbalot sa loob ng bahay. Kasi ako lang mag-isa dito. Anong babalotin natin? Hindi naman... So, ibig sabihin, lagi kang naka, ano, jubad, ganyan? Hindi naman ako nagawa ng longganisa, mister. Kung ba't ako magbabalot? Saka medyo tamad ako sa magbabalot. Yun lang talaga character ko. And personality ko. Hindi ako... Sige, mamaya malalaman natin yan kung may balot, ha? Pasok sa harap o pasok sa likod? Pasok sa harap. Pwede bang pareho? Kasi... Isa lang. Harap o likod? May pagka-mysterious ako eh. Kaya mas maganda kung may excitement sa likod. Sa likod. Sige. Dila o daliri? Dila. 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 Ah, mahaba ba ang dila mo? Mahilig ako tumila. Mahilig ako prepared. Mahilig ako tumila. Teka lang. Naramdaman ko, parang kailangan ko mag-retouch doon sa pagdila. Bakit kailangan? Maganda. Eh kasi parang ano, kailangan ano, parang wide coverage yung ano, dila. Hindi kasi ganito, explain ko lang ha. Sa Japan kasi, di ba, hindi naman sa chopsticks tayo doon. Dito naman uso sa Pilipinas yung pika-pika eh. Pero I hate doing that. I hate doing that. Ngayon sa Japan... Di ba, mas maganda mag-uminom ko na maito sa bawang may ramen, diretso sa bibig, yung... Diretso sa bulo. Saka kailangan, kung sa iba, offensive. May tunog. Yes. Tapos minsan, gala sa pepper pa yung natitirang mga, ano doon, desi doon ng mga kalo. So, dinidilaan ko yun. Medyo, ano, Paano mo dinidilaan? Patingin? Yan lang. Bawa ito, di ba? Paano? Halimbawa, bolya. Yeah. Grabe ang haba ng dila. Hindi alam mo, ang pogi mo. Nakakainis ka. Habang tumatagal, lalo kang pumapogi dito sa monitor ko. Malayo pa yan, lagay na yan, ha? Lapitan na nga natin. Maganda ang magaling? Maganda. Maganda ang magaling? Maganda. Okay. Teka lang, may girlfriend ka ba ngayon? Wala ngayon, wala ngayon. Ah, buti naman. Huwag ka na mag-girlfriend. Ano lang? Iba na lang. Ako na lang. Ako na lang! Matrona o bading? Ba? Matrona o bading? Alam mo, Mr. Fu, wala sa gender. Nasa ano talaga? Character tsaka... Wala eh. Wala sa gender eh. So... Pero pinapipili ka, maganda o bading? Maganda? Sorry. Ne, matrona o bading? Kinalimutan ko yung matrona. Matrona o bading? Basta sa akin yung ano, okay sa akin yung gay na... Isa lang. Na girl. Gay na girl. Ganun. Ah, gusto mo gay na girl talaga. Kaya pala napadalawang isip ka sa akin. Tama. Eh, nilabas mo nga yung... Eh, kasi... Hindi naman ako papasang girl, di ba? Oh. So, kailangan... Ilabas mo nga yung high heels ko dyan, tsaka yung gown, tsaka yung gano, wig. Para magustuhan ako nitong sushi do. Monay, pandesal, o hotdog? Mag-hotdog ka, huy! Monay, pandesal, o hotdog? Monay, pandesal, o hotdog? Hotdog na! Oh, hotdog basta may ano. May mustard siya. Ay, mustard. Mayonnaise. Ketchup. Sige. Mayonnaise na lang. Ayoko ng ketchup pula. Okay. Bilang hotdog ang pinili mo, very good ka. Kailangan mo muna alisin yung polo mo. Sa camera. Yung polo mo. Akala ko, ano ang gagawin? Tatanggalin ko? Alisin yung polo, yes.
No, no, Mr. Go! Ba't ko tatanggalin? Kasi... Hindi ko alam to. Hotdog ang pin... Hotdog, pag hotdog, polo aalisin tsaka pants. Ha? Oo, so kailangan alisin mo na yung polo mo dali. Nakita, isa-show ba to? Hindi, sige, sa akin na. Patay, pwede bang sa'yo na lang? Tapos, i-interpret mo na lang. Alam mo, pag sa akin lang, iba ang ire-request ko. Hindi. Teka, ano aalisin pala? Polo muna. Tapos? 3, 2, 1, action! Wala akong ano ha? Ano? Wala akong pambaba. Hindi ko alam. Okay, ay! Totoo yan? Oo nga pala, sabi niya kanina, hindi siya nagbabalot sa bahay. Okay lang yan. Alisin mo muna yung polo, dali. Hala? Sa camera. Ayun. Teka lang, medyo malaki tayo ngayon ha. Okay lang yan. Pwede na ba yan? Saan? Buong polo, alisin mo. Shit, Derek, ano ba to? May ganito pala. Maraming salamat naman sa'yo, Shido. Thank you very much. At i-promote mo na yung mga pelikula mo at yung mga social media accounts mo. On December 15, caught in the act with Joaquin Domagozo, Andy Abaya, Lance Raimundo, Karel Marquez, and yours truly. Napasa kilikil. Basa yung kilikili ko, Mr. Poo, dahil sa'yo. Tsaka ay, yung... ako ibang nabat. Ako na ibang nabasa sa akin. Hindi lang kilikili, pati yung ano nabasa. Ginabahan ako sa show mo. Diba? Teka lang, wag ka muna magdamit. Magpipicture pa tayo. Pero yung social media accounts mo, i-promote mo na rin. Social media accounts. Facebook po, Shido Rojas. May blue check naman po yun na lang. Or yung parang fan page po yun. And then sa... Instagram po. IG. Shido Boy. SHIDOBOY. And also pala, yung yung mga gusto magpa-swap dyan, lalo na kayo, may mga vibes, yung mga alis, especially America, yung negosyo ko po, yung The Swap Doctor and Swap in the City, murang-mura po yan, home service. And napakabilis po namin maglabas ng results. For example, yung mga tag-alis ng US, ngayon 24 hours na required, di ba? Hindi natating 72 hours. Kaya po namin labas ng 6 to 7 hours ang mga resulta nyo. So please contact. Kahit ako po, contactin nyo na lang po. Shida Ross or Shida Boy on Instagram. Or The Swab Doctor on Instagram. And yeah, so may website din po kami. Tsaka may Facebook din po kami. Yan. Pero hindi ikaw ang nagsaswab. Alam nyo po, alam nyo Mr. Foos, lahat ng staff ko marunong, no? So nagpaturo ako. Ang bigat daw ng kamay ko. Ang sakit, lahat lang nasaktan, napa-aray-aray na tayo dyan. Ibi-message kita pero ibang home service ang ire-request ko. Ay, ganun po ba? Maraming salamat, Shido, at maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfoo.com. This is Mr. Foo, Magganon! Tumatikita ko sa'yo, Masha! Uy, gracias! Oh, gracias! Uy, teng, tumayo ka muna! Anong gag? Tumayo ka muna sandali. Teka, iba yung... Anong gagawin? Tumayo kaya. Ayan, oh. May dumi. Picture? Hindi, may dumi ka. Sa loob. Ha? May dumi. May ano? Dumi. May dumi? Anong gagawin mo ba? Linisin mo. Wala. Malinis na malinis. May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guwafo. WTFU!